Hello guys, welcome to our YouTube channel, Lita Yen Bromblang, LDR Pinay New Zealand Kopot. Kung bago ka pa lang sa aming YouTube channel, subscribe na and click the bell so you can update all our new videos. Guys, please hit the likes and share our videos. Guys, thank you so much to all subscribers and incoming subscribers. Thank you so much to your support to our videos. And hope so that we support each other's guys. Thank you so much. So guys, now we going to make a or we going to share with you kung paano gumawa ng chocolate mousse. Chocolate mousse dessert. Guys, ito yung natatawa ako kasi nung pinanood ni husband yung aking video or sabi ko, husband, gagawa ko ng I'm going to make a chocolate mouse. Sabi niya, anong mouse? Mouse. Sabi ko, dessert mouse. Sabi ko sa kanya. And then, parang, anong mouse? Nagtapa ka siya kung ano daw yung gagawin ko. So, parang hinayaan niya muna ako. Baka daw, maybe he thinking that is a pronunciation only in Tagalog. So, yun nga, nung nakita niya na pinakita ko yung ginagawa ko, and then, sabi niya, tinawagan ako. Sabi niya, na hindi daw, no, it's not mouse. It is a chocolate mousse dessert. Sabi niya. So, yun niya, tawa ko ng tawa. Sabi niya, bakit? Gagawa ka ng chocolate na daga. Sabi niya sa akin. So, yun nga, tawa ko ng tawa. And then, I Google it too kung paano yung talaga yung pronunciation. Yun nga. So, guys, so, it's very funny. And then, parang, you know, husband's very supportive husband. He teach me how to pronounce other English. Of course, me, I admit that I'm not fluent in English. So, I'm very thankful to husband that, you know, he talagang tinuturoan din niya akong mag-speak in English. So, yun nga guys, yung mga ibang words ko talagang dila natin is matigas. Hindi natin maidikas ng mabuti yung words. So, I admit to myself that I'm not fluent in English. At yun nga guys, and also the dessert. Sabi niya, it's a dessert. It's not a dessert. So, natatawa talaga ako guys. Talaga minsan, pag pinapakinggan ko nga naman, but it is, should be dessert. Ginagawa kong dessert. So, pupunta ka ng dessert. Sabi. So, yun nga guys, trivia lang. Trivia. Chika lang yun guys. So, yun nga, talaga I'm very thankful to my husband that he really patiently to teach me how to speak English. So, yun nga guys, tara na, gawin na natin ang ating chocolate mousse dessert. Let's go guys. Guys, ang ingredients natin ay ang chocolate, dark chocolate. Optional to guys if you want to put a Oreo biscuit na imash, and then heavy cream guys. I-whip natin ito until it become double volume. So yan guys, i-melt muna natin ang ating chocolate here. So kung may microwave kayo guys, mas mabilis ilagay nyo sa microwave until it melt the chocolate. If kung wala naman, we use the boil water and then we put yung mabasaging plates and then we melt on there guys. So, then guys, hintay natin mag-melt ng ating chocolate. Ito na nga guys, nag-melt ng ating chocolate. So, it melt already guys. So, i-set aside muna natin yan. I-off natin yung ating kalan. Yan, ilagay muna natin yan, guys. So, next. So, guys, after we melt the chocolate, kunin natin yung ating cream whip, heavy cream. We need it, before natin i-whisk, guys, we need to
chill for a while para mabilis natin i mag-double or mabilis mag-double yung ating grip. So, this is it. So, ito na nga, guys. Ayan, na-whip ko na to, guys. So, ihalo na natin yung ating ihalo natin yung chocolate. Ayan. Yun na, guys. This is my first time to make a chocolate mousse dessert. Diba, guys? Wow! We need to learn how to make it para sa ating mga visitors or to our family, husband. Diba, guys? So, natin yung ating chocolate dito. So, nakikita ko ba, guys? Yan. Ihalo natin ang ating chocolate. Yan, dahan-dahan. So, dahan-dahan natin, guys. Ito na. Yan. So, after we stir it together, yan, kumuha tayo ng ating piping bag or plastic. Gamitin lang natin ito, guys. Yan. Plastic. Pag wala tayong piping bag, pwede natin gamitin ang plastic. So, yan yan. Lagay natin ang ating ginawang mouse. Mouse ako ng mouse. Mouse. Oh, you're so funny. Yan, guys. Lagay natin. Yan. Wait, guys, kukuha nung mas maliit dito kasi malaki to. A few moments later. Oh no. So ito. Kuha tayo ng mga tasa. So nilagay ko na dito sa plastic sa ating piping bag. Wala tayong talagang piping bag, but we can use this, guys. We need to be creative. Anyway, guys. So, we need to cut this. Where's my content? So, we need to cut the dulo. Yan. So, yan nga. At ating... So, ilagay natin sa ating baso. So, yan. Ang ating mousse. So, i-spread natin ng konti yung ating minash na Oreo. So, I will hold. It's clean my hands already, guys. So, spread natin. Ganyan. Yeah. So, ito nga, guys. Ito na yung ating mousse chocolate. Ilagay nyo muna sa ating refrigerator. I-chill muna natin. So, after 1 hour, 2 hours, pwede na natin kainin. So, ilagay muna natin, guys. 3 hours later. Ito na nga, guys. Ang lamig. Nice. Wow! So, guys, after 30 minutes or 1 hour, pwede nyo nang iserve sa ating mga visitors or sa ating family. So, yun nga, guys. We try it now. Yeah. Sarap, guys. Sarap tingnan. Sarap pang kainin. Very nice, guys. Perfect. Sarap. Guys, and it must magagawa
mas magagawa niyo pa ito ng mas masarap kaysa sa akin. Ang sarap guys, promise. You try it guys, just 2 ingredients or 3 ingredients, the dark chocolate and whipped cream and Oreo biscuit. Yan guys, napakadali lang guys. So, ang sarap talaga. Parang yung sweetness ng inyong pagmamahal sa inyong mga family or your to your husband. So yummy guys. Thank you so much guys for watching. Sana nakapagbahagi kami ng konting kaalaman. So thank you so much guys. Thank you so much.